Nadaragdagan pa ang mga pasaherong stranded ngayon sa NAIA Terminal 3. Hindi po natuloy ang kanilang biyahe dahil tumigil sa pagtanggap ng mga pasahero mula NAIA ang ilang lokal na pamahalaan. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Vicky, dinala sa Villamor Air Base, no, yung ating mga kababayan na stranded dito sa NAIA Terminal 3 at sila po isa sa ilalim sa rapid COVID test. At yan po ay bilang paghahanda pero hanggang sa ngayon ay hindi po masabi kung kailan ang kanilang flight. Sa labas ng arrival area ng NAIA Terminal 3, matatagpuan ang mahigit 100 locally stranded individuals o LSI. Sila yung mga stranded sa Metro Manila dahil sa lockdown sanhi ng COVID-19. Karamihan sa kanila, biyaheng General Santos City at Davao City pero na-cancel ang flight. Si Rose Wite, 67 years old, naabutan daw ng lockdown habang bumibisita sa kaanak. Sabi niya na-cancel ang flight niya ngayong araw pero dito na lang daw siya maghihintay. Yun nga lang, natulog siyang nakaupo kagabi at nakuna ng litrato ng kapwa stranded na pasahero. Yung asawa ko doon, ang kasama niya is bata pa. Hindi siya makatayo, hindi makasalita. Mayor, sana pauwiin mo na kami. Marami po kami dito. Taga GenSan po lahat. Mas maganda na ang kalagayan ng mga LSI kesa naman sa dati nilang pwesto kahapon malapit sa kalsada. Pero para sa limang buwang buntis na si Rohana Katog, kalbaryo pa rin ang paghihintay para ma-schedule muli ang flight patungong Davao City matapos itong ma-cancel. Doon daw ang ruta niya para makauwi sa Cotabato upang magsimula muli. Naalis daw kasi siya sa trabaho bilang sales lady. Kahit wala nang ayuda, makauwi lang kami. Hindi naman namin iningi yung pambili namin ticket eh. Ang buntis na ito na abutan naming natutulog sa semento. Ang pwede lang kasing pumasok sa loob ng NAIA ay yung may mga confirmed flight ngayong araw. Wala ring ligo ng ilang araw ang marami sa mga narito dahil walang shower ang palikuran sa parking ng airport. May dumadating naman daw na libreng pagkain mula sa ilang kababayan nila. Yung iba, nag-board dito sa Manila. Eh kasi pag umalis na sila doon, wala na sila talagang babalikan. Kasi hindi na sila makakabalik dun sa inupahan nila eh. Kasi wala na din pambayad. Nag-aalala po ako sa mga anak ko eh. Siyempre, mas maganda po yung naalagaan mo sila kahit walang makain. Karamihan sa mga naririto sa Cebu Pacific nag-book. Ayon sa Cebu Pacific, nakalipad pa sila ng General Santos City simula noong June 3 pero pagdating ng June 5 ng gabi, pinatigil ng local government ang flight mula sa NAIA. Noong gabi ng June 5, nag-abiso ang LCU ng General Santos na stop muna. And so, yung flight ng June 6 onwards, nakansela na siya. Pag kinansel sa system yung flight, automatic siya na nagsisend ng notification tuon sa mga passengers na nakabook on those flights. Gumagawa na ng paraan ang Department of Transportation. Ang gagawin namin, proper coordination na lang sa LGU na dapat yung mga pasahero, ma-check muna rito kasi yun lang naman ang gusto ng LGU to make sure that their constituents are safe. Pero nadaragdagan pa ang stranded sa NAIA. Malapit sa gate ng Terminal 3, patuloy ang dating ng mga nais bumiyaheng GenSan at Davao. Ilan sa kanila, nag-a-apply daw papuntang abroad ng abutan ng lockdown. At dahil hindi natuloy ang kanilang trabaho sa abroad, inihatid daw sila sa NAIA ng kanilang employment agency. May booking naman ang ilan pero hindi ngayong araw. Choice namin na gusto pumunta dito para makita kami ni Presidente Duterte na makauwi kami as soon as possible sa Mindanao po. Mahaba naman ang pila sa Philippine Airlines ticketing office ng mga taong nagpaparibook matapos ma-cancel ang kanilang flight. We encourage everybody to please check our social media pages and not to go to the airport without carrying out this step. Nanawagan naman ng DOTR at NAIA management sa publiko na huwag pupunta sa NAIA kung wala naman kayong confirmed flight ngayong araw. Pag hinayaan lang natin na pumasok at pumasok na hindi natin kukontrol yung pagdating nila, mapupuno ko ang ating paliparan. Vicky, ang flight papuntang Davao City ay nag-resume ngayong araw na ito at ayon kay Mayor Sara Duterte, ayan na naman siya natanggapin ang ating mga kababayan doon. At ayon na rin kay DOTR Assistant Secretary Ehe, ay nagsabi na rin ang Mayor ng GenSan na
payag na siya na mag-resume ang flight sa syudad. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.